pag-aaralan ko. At we know, nasa San Pablo po siya po ay nagtayin po ng mga napakarami po mga iglesia. Isa po sa mga iglesia na ito yun, na nagkaroon po ng problema, sabi ka po yung church na punong-punong po ng problema. Wala ba po yung Corinthian Church. Kaya nga po ang lagi pong panawagan ni Pablo sa kanyang mga miyembro doon, ay ating makikita po sa 2 Corinthians 13 verse 11. Ito po yung kanyang panawagan sa mga miyembro po sa lugar po ng Corinthians. Sabi po na 2 Corinthians chapter 13 verse 11, sabi ni Pablo, finally, brethren, paalam po sa ito, sabi ni Pablo, sabi na rin po, be perfect, be of good comfort, at sabi niya, be of one mind. Magkaroon kayo ng isang lamang na kaisipan. Mamuhay kayo na may kapayapaan. Sabi niya, and the love of God and peace shall be with you. Ang panawagan po ni Pablo palagi sa mga member po ng Corinthians, yung tinatawag natin na harmony at yung unity. Makita niyo rin po ito na sa Galatians chapter 3 verse 28, at pinusay natin mga Biblia, karamihan po sa sinusunod ni Pablo ay patungkol po sa unity ng Galatians 3 verse 28. Sabi ni Pablo, walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man. Pasinigin po, sapagkat kayong lahat ay isa ay Kristo Jesus. Kung inyong bigyan ba, hindi po yung mga talaga, yung talaga yan, pinapagkali Pablo talaga, at sa loob ng church, alam natin na ano po ang Panginoon sa iyong pinanghin. And then after that, yung overseer, panagiba ko yung pastor, and then under the pastor yung pong mga miyembro. Pinakita ni Pablo dyan na sa loob ng Iglesia ay hindi dapat tignan kung ikaw ay Hudyo o Griego o alipin ka man o ikaw ay malaya, ikaw man ay mayaman o mahirap, babae ka man o ikaw ay lalaki, ikaw man ay may pinag-aralan o wala. Wala dapat sinisino sa loob ng Iglesia. Kaya po says, dapat iisa lang ang tayo kay Jesus. Walang nagmamataas at walang ibinababa sa loob ng Iglesia. And then, sa 1 Peter chapter 3, verse 8, even Apostle Peter, ang sabi niya, finally, sabi na kakulihan, be all of one mind. Magkaroon kayong iisa lang na kaisipan. Having compassion one of another, magkaroon kayo nakahapagan sa bawat isa, pag-ibig sa kapatidan, be pitiful at maging courteous sa bawat isa. Alam nyo, napakahalaga po ng unity sa loob ng Iglesia. Makita dito talaga na even yung mga apostol, talagang paulit-ulit siya sabi na kailangan one mind, pero dapat may isang pag-isip, dapat tayo ay pantay-pantay palagi. Ngayon, tingin natin, why harmony or unity in the church is important? Bakit mahalaga ba na sa loob ng Iglesia? Bakit kailangan meron tatawag na unity or yung tawag natin na harmony? Number one, unity or harmony is necessary for the power of God. Yung mong pagkakaisa, yung tinatawag na harmonious relation, ito po yung mahalaga yung sa tinatawag na kapangyarihan ng Diyos. Ay, balikan niyo po yung 1 Corinthians 13 verse 11. Sabi ni Pablo, finally, brethren, period, be perfect, be of good cheer, be of one mind, live in peace, ano sabi siya ulit? And God of love and peace shall be with you. Meaning, kung meron pong one mind, kung meron pa 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 sa loob ng Iglesia, ang sabi ko ni Pablo, naandoon palagi ang Panginoon sa loob ng inyong Iglesia. Ibig sabihin, sa loob ng Church, kung meron kang loob ng unity or harmony, naandoon ko yung pangang ng Panginoon. Pag may pagsamba, naandoon ang dory ng Panginoon. Pag may mga sumulining,
lumalago yung Sunday meeting, pati mga Bible study, lumalago ang mga Bible study. So pag walang unity, hindi pwede magalap yun. So kailangan ng unity para kung magkaroon yung tanong na power sa loob ng iglesia. Pangalawa, sabi dyan, we need unity in the church fight. It keeps the church growing. Open yung Bible na Acts chapter 2, verse 47. Acts 2, 47. Ang sabi po dyan, praising God and having favor with all the people. Ang sabi dyan, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Alam niyo, ang isang iglesia na mayroong harmony, malaki po ang impact ito sa mga tao sa labas. Malaki ang impact yan. At, kasi misa sisipo, may mga nalikas na sa soul meaning natin or Bible study. Di ba ang ating laging ginagawa ay madalasan sa church? Pagpunta ng tao sa church, if they feel yung atmosphere na sa iglesia sa Bata ng Lumen ay masaya, they are very welcome, at lahat ng miyembro ay nakagati sa kanila, at lahat ng miyembro ay nakagati nila laging masaya ng laging nagkumento ng Tuhan, wala nag-iirapan, wala nag-istaban. Ano sa tingin niyo? Babalik kaya yung naging musita natin? Yes. 100%. Kasi pagka meron ganun sa church harmony, nag-grow yung church. Yung mga tao na pumunta dito, babalik at babalik sila. Diba? Kasi merong harmony. Tsaka may tinatawag tayo na unity. And then, panghuli, sabi dyan, unity or harmony makes the church a place of refuge and protection. Balikin yung Acts 2:47. Sino ba nagdadagdag sa bakit nyo may pagka may mga naging guys Bible study sa Solvini, nagdala sa church, na-baptize, ano sabi ng Acts 2:47? Sino may gagalit sa church? Yung bang pastor o yung Bible study leader ba? Sino may gagalit? The Lord added to the church daily such as should be saved. Ano ibig sabihin mo? Pag naramdaman ng Diyos na sa church ay protektado yung mga tao na iligtas, walang pagsalang kanyang dadagdag sa church yung mga tao ito. Pag nakita ng Panginoon sa church ng schism, division, away-away, kapuhan, hindi siya para magdadagdag ng mga tao bago ligtas sa loob ng iglesia. Tama yun eh. Kasi ang Diyos, pag sinig sa Diyos, sabi, aswa ito, binakadyan mo ito, ginagawa niya, anak. At yung katumalang bagay ng Diyos niya, mailaga sa tamang church. Ang tamang church, yung church kung may harmony at may unity. Huwag niyo makalimutan yun. Kasi pag wala ng unity, wala kang harmony sa church, tandaan niyo, hindi na magdaragdag ang Panginoon ng tao sa ating iglesia. Kaya napakalaga ng harmony at yung unity sa loob ng iglesia. Ngayon, what destroy unity or harmony? Ano ba ang sumisira? Kasi di ba sabi, mahalaga ang unity sa harmony sa church. Di ba, it empowers the church. Sabi dyan, it keeps the church growing. At sabi dyan, it is making refuge ng mga tao ang bagong ligtas. Mahalaga ang unity. Ngayon, mayroon isang key ingredients kung saan yung harmony at yung unity nakawala. Tingin po yung kalagdag. At kayo po sumugod po yung ingredients nito na nagpapawala po o sinisira sa unity or harmony sa loob ng iglesia. 1 Corinthians chapter 1, verse 10. Sabi ni Pablo, muli, kanyang binanggit, kinausap yung mga Corinthians church o miyembro. Ngayon, pinamati ko sa inyo, sabi niya, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon na sa Kristo, na kayong lahat ay mga salita ng isa lamang bagay. At, kasi niya, huwag magkaroon sa inyo ng ano kaya
sisig. Pagkakabahabahagi. Ano sa English yun? That there be no divisions among you. Yun lang ang kalaway ng harmony at ng unity. Ano yun? Divisions or pagkakabahabahagi. Nagkakaroon ang tiyatawag na sabi ng iba, nagkakaroon ng grupo-grupo sa loob ng iglesia. At saan na natin? Saan na natin naman? Sa 1 Corinthians 1, para mas maging maliwanag. 1 Corinthians, sabi natin yung basa natin basa. Ibig ko lang sabihin ito na ang bawat na sa inyo ay nagsasabi, sabi ni Pablo. Tingnan nyo ito ha. Sabi ng mga member ito, ako yung kay Pablo. Sabi ng ibang grupo, ako yung kay Apollos. And the other group says, ako yung kay Cephas. Sino si Cephas? Si Pedro. Ako yung kay Pedro. At sabi ng iba, at ako ay kay Cristo. Nakakaroon yung problema ba natin sa Christian Church? Naghati-hati na sila. Nagkaroon ng mga grupo. Sabi niya, at ang nakikisa na, sa loob ng church, may mga churches. Nakaroon ng mga group, may mga red team, green team, blue team, may, ano ko rin pa, orange team, na tinatawag. Nagka-group-group na sila siya. Ngayon, most of the time, ang ating tawag dito ay, we call it, click. Yun ang tawag natin, di ba? Di ba sa sinatang tawag natin ito? So sa Mark 5:7-24 ay sorry. Pag sinabi kasi click, tinignan mo yung dictionary, ang meaning ng click. Parang yung dito ay, sabi nila kasi pag sinabi yung click, ito yung group. Small group of people who spend time together. Ito yung grupo na at ipisama-sama sila palagi. At sabi nila, madalas sila magkakasama talaga. Ngayon, ako pili ang tarigahan kung ako yung pilihan na ito. Kasi pagka-pilihan na ito talagang hanggang pare, tinitigaw lahat yung mga, yung pagkakabangay-bangay po ng Word of God na hindi sila nagkakasalamatan. Gusto ko makita ito. So much of, ulit natin eh, yung click means group of small group na lagi sila isama-sama. By the way, ngayon, gusto ko natin sa Mark chapter 5, verse 37. Dito po ang Panginoon ng Jesus, siya po ay mayroong pinuntahan sa laman po ng Galilee. Bakit kung mabas po yung Mark chapter 5, kung natalat ito, pinuntahan yung, sino ngayon? Yung lalaki na hubad, tapos kasi inawas yung wild man sa Galilee, di ba? Pinuntahan mo yun, yung tao may naligtas, nagbago yung buhay, gano'n. Ngayon, matapos po noon, meron pong lumapit sa kanya ng isang ruler of the synagogue. Walang ibang kundi si Jairus. Kung sabi ni Jairus, Panginoon, yung pong anak ko ay malamit na mamatay. Baka pwede mong puntahan siya at yung akalingin. Pag binasa mo yung talata, Jaira, habang sila papunta ko, meron pong nangyari, maraming tao nagkakaguluhin. Na doon sa Mark chapter 5, ano doon, di ba? Meron pong babae humawak sa kanyang robe. Yung babae na ilang taon lang nagjudo. Talagang tapos ang mga sabay ni Jairus, baka yung nangyari. Kaya sabi ni Jairus, Panginoon, yung mga naman mga matay. Pero sa yung mga sa bahay, kaya, sino po sa yung katulong sa kanyang master, anong Jairus, patay na po yung bata. Ngayon, ang sabi ng Panginoon Jesus, kasama niya yung mga disciples niya eh. Sabi niya, sige, papasok sa loob. Pero, hindi mo isasama lahat ang ating mga disciples. Sino sinama niya? Tingnan niyo po. Pag binasa niyo yung Mark chapter 5, verse 37, si Pedro lamang, si Santiago, at si Juan lamang ang kanyang sinama doon sa loob ng bahay ni Jairus. And then, after that,
sa Matthew chapter 17 verse 1, nag-pray po ang Panginoon doon sa nag-transfigure, di ba? Ana, and then, umagas sa mundo, muli, at hindi na makasama niyo yung 12 disciples niya. Pero buksan niyo Matthew 17, buksan niyo Matthew 17 verse 1. Muli, kanyang ginawa yung kanyang mga disciples, at meron niya naman siyang pinili na disciples para kanyang isama. Tingin niyo yung Matthew 17 verse 11. 17 verse 1. And after 6 days, he has taken Peter, James, and John's brother and bringing them up on high mountain apart. Nag-pray ang Panginoon sa itaas ng mundo. Muli ba na rin, tatlo lamang ang nagsalaman. Sino yun? The same name. Peter, James, and John. Again, sa book of Matthew chapter 26 verse 27, John po ay gusto mo na lang ng Panginoon sa Garden of Gethsemane. Muli alam yung dimanan yung kanyang mga disciples. At meron ko isang manifesto na ipinilig tatlo para kanyang isama. Pagpasahin nyo, Matthew 26 verse 37. And ito with him, sino? Peter. And the two sons of Zebedee. Sino? The two sons of Zebedee stand on the dragon. John and James. Nakita nga, gusto ko pa doon yung isipan nga, ang laging kasama ba ng Lord Jesus Christ, pagka mga importanteng bagay, ay hindi pa iba-iba. Tatlong sets of people lamang ang yung laging sinasama. Peter, James, and wala pa makikita na lumakad siya kasama si yung iba, si Philip, si Bartolo. Lagi niya kasama si Peter, James, and John. Ngayon, does it mean na si Christ ay nagtuturo ng click? Kasi diba sabi nga, pag sabi ng click, kasi yung mga lagi mo, nagsama-sama. Hindi din pwede yung church natin kasi lagi may grupo niya eh. May ilus ng click. And even the Lord Jesus Christ, ginagawa niya na meron talaga sa mga taong sinasama pa dati. Listen, gusto ko kaya kayo ito, no? Sabi nga, did the Lord Jesus Christ form a click? Alam niyo, pag binasa niyo yung Biblia niyo, alam mo may madalun eh, yung tatlo pala, lagi niyo kasama-sama, after yung siya bakit sa langit, sila po yung mga leaders, sila po yung maging leaders ng mga leader. Sila ang naging bahagi ng pagkatayo po ng napakaraming iglesia sa Book of Acts. Nangagandang si Peter, James, and John. Meron pala siya, meron pala siya yung layo niyo kung bakit nila yung sinasama itong tatlo. Ngayon, ayaw kayo ito, meron akong mahal na gusto nakatalagin lahat. Of those four disciples, three disciples named Peter, James, and John seem to have been the closest to Jesus and acted as an inner circle to Christ. Ngayon, they were his closest friends. Ito yung kanyang talagang malapit. Hindi lang yung disciples sa libro, hindi lang. Naging malapit niyang kaibigan, si Pedro, si James, at si John. Ngayon, ito yung aming point dito, ano? We need to be careful not to confuse friendship with cliques. Alam niyo, hindi. Alam ko yung anong tabi ka, pero gusto mo makalawa ko natin lahat. Friendship group is
simple. Di naman natin yung nakabayaw ko nila. Maganda kasi itong yung point ito, no? Yung pong grupo ng friendship ko sa lakay, si Diyos, meron mga friendship dyan, hindi po ito kasalanan. Even the Lord Jesus Christ practiced it. Meron isang grupo talaga. Sino yun? James, Peter, and John. Lagi niya kasama. Ngayon, lahat tayo ay natural and naturally developing set of friends. Lahat tayo. In any mixture of people, there will be some you have more in common with and want to know better. Okay? Halimbawa, misang sa church, may nakapagkakataon na misang pare-pare kayo ng hobby. Sample, lahat kayo may hindi mag, ano bang yung mga hobby ngayon? Mag-TikTok. Ano ito ko yun? May mga kanya-kanya kayo yung hobbies, di ba? Misang meron kayo mga sports. May mga grupo na hindi mag-basketball. Misang mga pagka-Sunday ng gabi, at sabi, may mga hindi ko ngayon, lugaw. Sama-sama sila, kumakalas ka ng lugaw sa labas. Iba naman, may hindi mag-kapit kung nagkakapit sila sa labas. Meron sila mga common na kagustuhan kaya sila nagsasama-sama. Okay? Ngayon, having friends, we can be our authentic selves. Yung pagkakaroon ng kaibigan, lumalabas yung totoong ikaw. It is not just, hindi lang to healthy, yung sabi dyan, but necessary to our well-being. Yung pagkakaroon mo ng mga close friends sa loob ng church, hindi lang to basta healthy, kundi talaga kailangan to ng ating buong pagkatao. Okay? Ngayon, tayong tao, kailangan natin ang kapwa natin tao. Who knows who we really are, and still love us anyway. Suppose din nga ba, the church should be a place that we are allowed to find this. Kaya meron church. Ito po yung church sa kukuha ka lang yung matigil na mga kaibigan. And besides what that all, parang hirap ata nung Lawrence na after the service, hindi pwede mag, mayroon pa tayo hindi pwede mag-grupo-grupo. Parang hirap ata nung mga nag-comment ko kayo, parang kami pe-player center. Para walang division, kailangan mo ito, kaya sama-sama kailangan dapat sa ikot. Tayo ba natin ngayon yan? Hindi kahit kami mo. Kaya nga kailangan may mga tayo talaga mga sense of friends sa loob ng church. Kaya na. But if that friendship group
become sinful and unbelieving, nagiging ito pala nagiging isang dating ng devil para wasakin ang gawain ng Panginoon. Ngayon, para nagugunan na kayo, ha? Ngayong gabi, once and for all, ating hindi yung ibig sabihin ng click. What is click? Click is a small group of people. Grupo nila Pater Nesto, grupo nila Jeff, or Sisi, or nila Aaron, with shared interests. Mahin sila maglugaw, mahin sila magkape, mahin sila magmasyal, mahin sila magjali, or mag-sports, or other creatures in common who spend time together. Parang pala yung mga sila yung friendship yung tinatawag, di ba? Yun nga lang, meron na yung mga ng link. May kasunod dyan eh. Ito yung mahalagang bagay dito. Ano ba talaga ang click? And do not really allow others to join them. Friendship group ay yung unang paragraph yung definition ng friendship group. Pero pagka hindi na kayo nag-welcome ng ibang tao sa inyong grupo, hindi na friendship group ang tawag doon. That is click. Sundan niyo ba? Okay, mga guys, sa akin. Friendship group becomes a problem when we ignore or exclude others. Nagiging pasamahan pagkakaibigan o grupo sa church pag meron kayong ini-achieve pero na gustong sumama sa inyo. Meaning, it's not a group operation anymore, bakos naging isang click. Ngayon, ano ba ang click? Exclusive. Ano exclusive? Exclusive, sabi eh, sarado. Kami lamang ito. Exclusive. Hindi kayo pwedeng sumama sa amin. That is exclusive. Hindi ka pwede naman sa amin, hindi ka namin kagrupo. Meron kayong tao o grupo na kinakausap at meron kayong grupo na hindi kinakausap. Why? Kasi hindi lang click. Kasi naiwala nyo, exclusive. Kami lang naman ito. Hindi kayo pwede sumama sa amin. Hindi kayo pwede magpapwentuha sa amin. Kami lang ito. We are exclusive. That is click. Competitive. Parang lagi silang meron. Parang ano nyo, parang mga mas magaling na may kaya sa grupo nyo. Eh nga, ito siya mga click. Meron ba isang yung grupo na meron competition? Misal, okay, lang, lahat kayo ng clean, doon tayo sa sento. Lahat kayo ng clean, doon tayo sa clean sa sento. Parang nga nga, parang may red team, blue team, parang mayroong sport pa sa mga church na magkakalaban na. That is click. May competition. Nagpapagaling yung bawa? Grupo. Ayaw natin ang ganun sa church. Diba? And then, isa sa mga characteristics ng click ay partial. Meaning, bias. O prejudice, mataas pala niya ang piling mo doon sa grupo mo. Huwag sa pangyari na ito na pag grupo mo ay magiliw ka, pero pag ibang grupo ay mas lumit ka sa kanila. Kasi pag ganun ka, you're forming, you're promoting, what? You're promoting a clique sa mga church. Kung magiliw ka sa kanila, dapat magiliw ka sa lahat. Ito yung ulit.
precious bloom is not sinful. It becomes sinful if ito yung mag-aopil, mag-ego doon sa tiyatawag na clique. Ang clique kayo, ano characteristic? Exclusive, competitive, and partial. Isang double standard. Pag yung group mo gumagawa, okay lang. Pero yung magkabilang group, pag ginawa yung ginagawa nito, mamasanda yun na mali. Nasa Bible, ganito, ganito, ganito. Meron mong Bible na lang. Pero pag grupo nila, i-ignore na lang nila. Why? Partial. Hindi mo naman narili. Nag-ibon na pala ang grupo nyo. Sakli. Kung meron mo ngayon yung isang balonso ito, hindi ito tama. Mali mo ito sa loob ng iglesia. So, as conclusion po, may sila mga kumakilihan na mga. At conclusion, yung unity and harmony does not mean na kailangan natin lahat na dumara tayo makakasama palagi. Hindi kailangan nyo. Sama sila, sila ka na sa'yo magyadyari. Pwede bang sama lahat yun? Hindi masasama. Di ba kayo magyadyari nyo ba, di ba? Kaya naman yung respect ng ito sa hindi. Hindi kaya gawin nyo. Kaya nga ulitin ko nila, friendship group is not simple. Sabi ko, di ba? The Bible does not forbid to have a circle of friends in the church. Kasi even the Lord Jesus Christ, He has His own inner circle. He has His own groups of friends na sinasamahan. Sino yun? James, John, and Peter. Lagi sila magkakasama tatlo. Pero click ba tatlo? No. Hindi yung click. That is group of friendship. Sabi nga nito, however, if this circle of friends becomes a close unit that intentionally excludes other potential friends, ibig sabihin, your group evolves already to a clique. And most likely, it will do ha? Pag ang grupo niya nag-clique, tandaan nyo, it will create division. Magkaroon ng pag-away-away, tampuhan, may kasamang kampihan. Yun natin kinikasan eh. Yung clique, kasi yun yung clique, meron ng exclusive, partial kayo, kung kayo ay partial, kung kayo ay competitive, yun lang na yun.
tuwing. Huwag tayo mahihiyang maging pagkaibigan. Huwag tayo mahihiyang sumama sa grupo. As long as yung grupo nila yung open, tayo na yung sumama at sasama nyo. At hindi kaya kailangan mangira dun sa ibang sense of group na meron sa loob ng iglesia. Kaya lang sabi ko naman, diba? Unto nyo yung ibang grupo, pero no, isa lang tayo na pag-iisip palaging sa Panginoon. Alam niyo, yung panghuli na gusto mong makita po natin, ano? Gusto ko mong magkapas ko sa mga talata ito na let this verse be our guide para tayo po ay maging harmonious o kaya tawag na united sa loob ng ating iglesia. Alam niyo, to have a harmonious and united sa loob ng church, number one, siyempre, alam mo na, we need to have a right relationship sa ating Panginoon. Pero pangalawa, mahalaga yung ano yung number two important, a right relationship with one another. Hindi pwede yung maganda relasyon sa Diyos, tingnan na, hindi pwede yung sabihin mo na, oh, may relasyon sa Diyos. Pero hindi mo na may relasyon mo sa mga kapatiran. Meron ang grupo na sinasamahan, at meron ang grupo na kinakilisan. Hindi tama ang relasyon sa Diyos pag-adal. Patutayin natin ito. Ano ba yung paraan para yung ating harmony at unity ay magpatuloy o ma-destroy yung ating karaw na click sa love of Church? Tingin mo yung 1 John chapter 1, verse 7. 1 John chapter 1, verse 7. Sabi niya ni ng bukod dyan ay ngunit kung tayo'y magsisilatan sa liwanag, kasi nga, na gaya niya nga sa liwanag, na nandilip na, wala ka pa kundi ang Panginoon Jesus, ay hindi pa rin kasama tayo sa isa-isa. At ating nililinis tayo ng tubuhin ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Sabi niya, kaya nga sabi niya, ngunit kung tayo may pag-disayaran sa liwanag, kung tayo nga sa liwanag na, hindi ko ililigtas sa malaga, na kaya nga sa liwanag si Christ, eh meron pa pakikisama tayo sa isa-isa. At yung malaga yung ating topic kanina, yung group of pressure. At ito ulitin, hindi masama ang group of pressure. May group kay Jami, may group kay dito, may group. Hindi masama yun. That is not simple. Sabi ko, hey, even the Lord Jesus Christ, He has sets of friends. Ang ating point dito, sabi nung verse 7, meron dapat kayong pakikisama sa bawat isa. Ibig sabihin, anytime, any moment, you can hop in sa grupo ito. Anytime, any moment, you can hop in to the other group. Anytime, sa bawat isa. Kasi hindi naman nila yan, hindi mo nila lahat kasama pa, kaya nito sama-sama, hindi naman, meron dito ayaw maglugaw. Hoy, magkapit tayo, meron dito, sinisip ko ayaw magkapit. Hindi naman pwede ganun lahat eh. Kaya may sabi naman 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 nabigyan naman niyang gusto. Ang ating point ng number 7 yun, kahit may grupo-grupo, kailangan lagi kayong open. Kailangan lagi welcome. Welcome to Jollibee, sama kayo dito. Sama ka din sa amin. Ngayon, hindi yung palaging ayoko. Not knowingly, you are created your own clique. Pagkaroon ka. Dapat maraming sets of friends, hindi masama yun. Pero kailangan open. You can hop in to any group. At walang magbabawal. So, that is biblical. Sabi, di ba? May pakikisama tayo dapat sa bawat isa. Meron tayong tiyanap ng fellowship sa pangkalata. 1 John chapter 2, verse 9. Ang nagsabi siya ay nasa liwanag.
Yung inyong ko nang emphasis ha? Pero sa gabi, bigger sa kanyang kasama sa Diyos ay nasa kadiliyong pa hanggang ngayon. Uy, ilalim sa mga kilig, kasi pero lang yung mayroon, mayroon lang yung galit kong kanino, mayroon lang yung kiniisa. Hindi ko alam paano magpagawaan yun eh. Sabi ng Biblia, hindi nga sa kadiliyong pa hanggang ngayon. Ang sabihin ko. Tuloy natin. Ngunit, verse 11, doon sa dating kalata, sa dating chapter. Ngunit ang nabawag sa kanyang kapatid. Kapatid mo siya, nabawag siya, magkakapalit kayo, pero ay nasa kadiliman at lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoon. Sapagkat ang kanyang mga mata ay binulad ng kadiliman. Tulungan niyo ako. Ano yung sabihin ng chapter 2, verse 10 and 11? Inamin mong ililigtas kasama member sa church, pero lagi kang meron mga kinakinisang miyembro. Lagi kang meron mga tao na para bang may maling ginagawa, lagi kang critical sa kanila. Lagi kang ayaw ko dyan, hindi ko siya gusto. Anong ginagawa ka ng talaga? Pag ganun ka, madali mo. Sige guys, mo, pero ginagawa ka lang. Kung nakikilalin namin, lagi kang report sa inyong kapalit sa Panginoon. Ano pinapalata ng talata? Ligtas siya o hindi? Kayo sumunod. Ano pinapalata ng Bible? Ano mo? Ligtas ang tao ba hindi? Kayo sumunod. Ayaw mo sabihin. Pero hindi ang pinapalata ng talata eh. Kung lagi kang meron po, galit, gite, tampo, hindi mawawala. Pag lagi kang ito ko to, kumunod ng dugo mo. Abay, basahin yung talata ito. After reading that verse, check your salvation. Am I innocent? Bakit wala mong pag-ibig sa aming kapatid? Panginoon, bakit ganun? And then after that, pagsisi ka, tanggapin mo ang Panginoon bilang yung sarili, tagapagligtas. Kasi ganun ka lagi eh. Hindi ko alam saan ganun ko yan. Kasi ang ating our God the Father, tingin yung John 3:16, ano yung nature ng Diyos? God is love. At yung pag-ibig niya sa isa, it is unconditional. Wala siyang pinipili tao. Sabi niya, kung babasahin niyo yung ating pagkatao, babasahin niyo yung ating ugali, hindi mamahalin ng Diyos. Pero hindi niya pinasahin mo eh. Why? Kasi God is love. Ngayon, kung tinanong mo yung Diyos ng pag-ibig, dapat yung pag-ibig ng Diyos, di ba sa Biblia? The love of Christ constrained us. Yung pag-ibig ng Kristo ay pupunpilit sa atin. Sino na lang, Biblia, na mahalin mo yung aking kapatid sa Panginoon. Kasi pag hindi ka nag-ibig sa kapatid mo, kaya sa Biblia, di ba, hindi ka. You need to accept Christ as your Savior. Alam niyo, in 1 John chapter 3, verse 11, ito mong lawa ka, sabi niya, nalaman natin tayo ng mga lipat. Kasi bakit niya, gusto mong bakit niya na hindi ako nag-iimbento na kami tinuturo sa inyo. It is all supported by verses. Sabi niya, nalaman natin tayo ng mga lipat na sa buhay. Sabi niya, alam natin na tipinan tayo ay ligtas na. Meron tayong buhay na walahangan. We are going to heaven. Sabi ko, di ba? Mula sa pamatayan, sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nahalaan pa rin sa pamatayan. Kung walang pag-ibig ka sa kapatid mo, ibig sabihin, ang isang taong niligtas sa pupunta sa pamatayan dun sa impyerno inihanda para sa mga hindi ligtas. Kaya sabi ng John 13 verse 34, isang bagong utos ang sa inyo, ibinig sa inyo, ulit-ulit, mag-ibigan sa isa-isa. Na kung paano mag-ibig ko kayo, sabi ng Panginoon, ay mga ibigan kayo
din 25 sa kanyang tuloy. Makakilala ng lahat ng mga tao na kayo aking mga alagad. Kung kayo'y may pag-ibig, ulit muli sa isa-isa. Nakita niyo, alam niyo, isa sa mga proof na masusunod ko sa tanong mo, ako ba, hindi ka lang. Isang iba may mga magkakalala kayo din na tigtas kayo talaga ako. Isang gano'ng handaan, di ba? Ngayon, gabi sa pati mo ang sarili mo. Mahal ko ba ang kapatid ko sa Panginoon? Huwag masakot ko yung iba, mahal ko yung iba hindi. Ah, mag-isip-isip ka. You need to love one another. Kasi yan po yung karakteristik ng isang yan. Yan po yung marka ng isang taong ligtas. Alin man, may pag-ibig ka o sa aking kapatid sa aking Panginoon. Huwag na. Sama ko na rin po. Misa sa church, diba? Talaga, misa, Rens, misa, hindi mo talaga, misa may mga ibig ba kayong dali? Di ba? Misa talaga, baba, hindi rin sa iba. Misa may mga mga rin sa kusin ng miyembro. Totoo yun. Hindi ako, tayo pa, ano dito, wala pa bang kinesa sa church? Hindi pwede wala ka, hindi ako talaga nating isan. Hindi pwede wala. Ikaw ba, wala ka kinesa sa church? Di ba, katabi mo, dati, great ka dyan, misa dati dyan. Tabi mo. Hindi, kasi hindi ba tayo ugali? Misa mayroon ng toyo, misa na, hindi ba sabi mag-galit o magtangko o maigis sa iyong kapwa member of church? Kasi yun natin, isa sa emotional natin eh. Hindi ba sabi ng Biblia, yun yung isa sa talapan natin sa Bible, be angry and sin not. Hindi tayo mag-galit, pwede ka magtangko, maigis kay Leslie o kay Arnold, pwede tayo maigis. Pero huwag kang magkakasala. Sa paraan, let not the sun go down upon your heart. Kasi sabihin nyo, pwede ko magalit kayo, no? Pero after that, galit lang, tapos na yun, wala na yun. Huwag mong patagalin, huwag mong ipaon sa buhay. Huwag mong ipuni yung kanyang mga pagkakamali. Kalimutan mo yun, patawarin mo siya. Dahil wala mo, pagkakamali siya, malagkamali sa akin si Bon mo. Let not the sun go down upon my heart. Kung hindi niya alam, kung sasabihin mo, huwag na, ayaw na sabihin sa kanya. Kung ayaw sabihin, kalimutan mo na. Kakalimutan mo na. Huwag mo na kalalaan eh. Pwede rin naman lamitan mo, ano mo na isap sa'yo, kasi nakapun na kang jacket. Kaya mo lang pala, galit ako sa kuli eh. O, di na kausap kayo, nakaayos kayo. Ano ba ito lang ng Biblia eh? Pwede kang, hindi tayo binamuhalang mo isang magtampo. Hindi, kasi di ba tayong kali eh. Pwede sila ibang mong mapakagaling. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa mananampalataya. Kasi paulit-ulit sa Biblia, alam mo, napakarami naman na ating nakakasawa na, basahin na rin, mag-ibigan sa bawat isa. Ulit-ulit yun, at pinapakita talaga sa Biblia. We need to love one another. We need to keep the unity. We need to keep harmony. Para maging Diyos yung maging powerful, maging growing, maging refuge para sa mga bagong ligtas. We need to have harmony and unity. And we need to speak yung ating dissolve. Ulit-ulit yung aking point na hindi masama magkaroon ng sense of friends sa mga church. Huwag lang siya mag-evolve as to click. Click means what? Exclusive, competitive, passion. Anong susi sa lahat na ang ating pinakang bottom line na lahat. This is the key. We need to love one another. Mahalin natin ang bawat isa. Iisang dulo ang pinagdulo sa atin. Iisang espiritu ang nasa sa atin. At iisang lugar yung ating pupuntahan. Sama-sama tayo po. We need to love. Hindi ka pwede ko alam kung saan natin itong mensahe ng tapos sana. Kung meron ng click na nagkaganap, meron ng message. Dissolve ito. Magsisi ka, umigat ako sa Panginoon, and then renew mo yung sarili, Lord. Hindi pa naman makaroon ng sense of friends. Kung hindi pa naman sa mga na magkipag-ibig,
ang masama na pala ay magkaroon kami ng tinatawag na exclusiveness. Masama pala magkaroon kami ng partiality. Masama pala magkaroon kami ng competition sa bawat isa. Masama pala magkaroon kami ng bitterness sa aming kapatid. Let us renew yung ating puso sa Panginoon. Kaya natin ngayon. We need to learn to love one another. Tayo manalangin. Pilihin ko sa inyo.